Hi guys, I am a Blockburn, 'di ba? Una-una sa lahat, viral na viral ngayon si Lapid. Percy Lapid, yung namatay ngayon. 'Di ba? Yung broadcaster ba 'yon na nagbabalita. Yung nagsasabi daw ng katotohanan na yung mga ginagawa daw ng mga gobyerno ay hindi maganda. Yung talagang binabangga niya si Pangulong Duterte, 'di ba? Yung ating dating presidente. Ngayon, 'di ba? Ngayon talagang viral na viral ngayon ang haka-haka na sinasabi ng mga kakamping ay ang nagpapatay daw ay si Pangulong Duterte. At kung hindi daw sa pangalawang haka-haka nila, ayan na naman tayo sa haka-haka, 'di ba? Si President BBM. 'Di ba? Kaya panoorin natin 'to. Unang-una sa lahat, 'di ba? Unang-una sa lahat, makikita ninyo kung ano ba talaga ang mga kanyang mga sinasabi. Kaya watch natin 'to para mas maintindihan natin. Pag-abuso sa kapangyarihan at merong katumbas 'yon na mga parusa sa ating mga batas. Ganun 'yun eh. 'Di ba? Oh, katulad ni Digong nyo, nagkaroon siya ng kapangyarihan bilang presidente, inabuso niya. At hindi lang yun. Ang totoo, kaya ginawa ni Badu yan, dahil sa kanya. Nagkaroon siya ng paniwala na dapat ganito, naniwala na siya ron. Ha? Wala na. Yun na paniwala niya. Abusuhin na ang kapangyarihan. Sipin mo, pinaparatangan mo, huwag ka nang gumawa ng argumento sa Facebook kasi yung argumento ireserba mo doon, yung diskurso mo na kaysa ganito yung sino-sino sinisisi mo, lahat na lang sa'yo komunista eh, para huwag kang mabatikos, matakot yung iba na nakakaunawa na mali ang ginagawa mo. Para matakot silang questioning ka, pinaparatangan mong komunista. Di ba? Yun ang panakot eh. Isasama ka, ire-red tag ka. Tingnan mo yung pantry na tinayo. Di ba? May bata na, bata pa yun eh. Yung babae, nagtayo ng community pantry para makatulong sa kapwa-tao. Akalain mo ni red tag yun? Nilagay niya sa panganib yung buhay ng bata na ang ginawa lamang ng bata naghangad na makatulong sa kapwa. Mga kaibigan, sino ba kayo? Ha? Ito mga ito nagpapangga, pati si Digonyo eh. Si Digonyo, magiging fiscalizer daw siya. Anong baka fiscalizer? Mahilig ka sa fix. Dati siyang fiscal, di ba? Ba't mahilig ka sa ganon? Fiscalizer. Ikaw ang dapat na... Ayun, di ba? Alam niyo naman, ayun yung huling ano niya, yung pagbabara niya kay Pangulong Duterte, ang dating nating Pangulo. Di ba? Unang-una sa lahat. Mas maraming nagawa ang ating dating Pangulo, si Pangulong Duterte. Ngayon ko lang talaga nalaman ang kahalagahan ni Pangulong Duterte nung nawala. 'Di ba? Kayo magaling kayo magsalita sa dating nating pangulo, pero kayo ano lang ang ginagawa niyo? Humusga, 'di ba? Pero yung mga magagandang mga nagawa ng ating dating pangulo ay hindi ninyo nakikita. Yung mga bagay-bagay na ginagawa niya para sa sambay ng Pilipino. Pero ngayon, 'di ba? Karamihan ng mga kakamping at ng mga yellow tartar na 'yan ay mahilig sila manghusga. Hindi ko nga alam eh. Minsan sinasabi ko sa sarili ko, bakit kaya sila ganyan? Bakit kaya mahilig silang manira kapag nakikitaan nila na mga magaganda at nakikitaan nila na maganda ang takbo ng gobyerno at maraming mga magagandang mga nagawa? Pero ang ginagawa nila ay binabaliktad nila.
ngayon namatay si Percy Lapid na viral ngayon. Dahil ang haka-haka daw ay pinapatay daw ni dating Pangulong President Duterte. At pangalawang haka-haka ang ating presidente ngayon. Alam niyo, 'di ba? Huwag na huwag ninyong ibibintang sa ibang tao kung ano ang gawain ninyo. Dahil unang-una sa lahat, yung mga gawain ninyo, hindi katulad ng ugali ninyo. Yan. Kayo pa nga eh, sakim nga kayo eh. Diba? Sakim kayo sa trono. Sakim kayo sa lahat. Sakim kayo sa mga bagay-bagay na sinasabi ninyo. Minsan tumingin tayo sa salamin natin para makita natin ang sarili natin. Diba? Kayo mahilig kayong musga. Yung tao, yung mga sinuhusga ninyo, maraming mga nagawa sa Pilipinas. Pero kayo, kahit isa, wala. Oo. Kahit isa. Hindi ko nga malaman talaga eh. Oo. Hindi ko malaman kung ano ba talaga ang kagustuhan nila. At hindi ko malaman kung ano ba talaga ang dapat nilang gawin. Ito lang ang masasabi ko, hindi babangon ang Pilipinas sa mga ginagawa ninyo. Kapag merong natitirang sakim na tao para maupo lang sa trono, dahil uupo para sa pangsariling hangarin. Uupo sa kagustuhan nila. Manira sa mga taong may mga nagawa. Na totoo lang, ako na nagsasabi, hindi uunlad ang Pilipinas sa mga ginagawa ninyo. Dahil unang-una sa lahat, wala kayong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Wala kayong nagagawang tulong. May nagagawa nga kayo ng tulong. Pero anong ginagawa ninyo? Kapag walang kamera, hindi kayo tumutulong. Kapag may kamera, tumutulong kayo. Minsan ha, maglagay kayo ng maraming salamin sa kwarto ninyo para makita ninyo kung sino talaga kayo. Baka nakakalimutan ninyo ang sarili ninyo na mas masahol pa kayo sa hinuhusgaan ninyo na tao. Husga, husga. Pero hindi nakikita ang mga taong nasa laylayan. Kaya binoto ng tao ang presidente na hinuhusgahan para makaahon. Hindi nirerespeto ang mga boto. Ayan ang mahirap. Na kailangan mo talagang himay-himayin. Kayo ba, kayong tatanungin ko, nung nawala si Pangulong Duterte, ano ang nangyari na? Oo, sumusuporta ako sa kanila, dalawa, kay Sara Duterte, para kay Pangulong Duterte, at kay PEM, para kay Bongbong Marcos. Lagi ninyong tatandaan, iba pa rin talaga ang ginagawa ng ama. Iba ang gagawin ng anak. Pero yung mga nagawa ng ama, ito ay magsisilbing aral sa kanila. Madadagdagan ang kanilang pag-aaral kung paano mahalin at patakbuhin ang isang malaking bansa. Maraming nagsasabi, hindi magagawa yan, di ba? Kaya yung maraming nagsasabi, hinuhusga na, ganyan. Hindi talaga uunlad ang bansang Pilipinas
kapag talaga may natitirang tao na katulad nila. Hindi aangat ang mga sambay ng Pilipino kung merong anay. Dahil kahit kailan, hindi nakakabuti ang anay. Diba? Kung matigas ka na kahoy, maaaring tumitibay ito at hindi makain ng anay. Ayun lang ang aking masasabi sa pamilya ni Percy Lapid. Ako po ay nakikiramay. Pero wag niyo na, pero si Pangulong Duterte ay maraming mga nagawa. Talaga sadyang yung mga taong hindi lang dilat. Hindi lang dilat ang mga dalawang mata para makita ito. Pagdating din ng araw ay malalaman ninyo kung gaano kahalaga yung mga nakikita ninyong proyekto na nagawa ni Pangulong Duterte. Hanggang ngayon nga nakatatak sa inyo ang mga nagawa ni Peme. Buhay pa rin ang kanyang pangalan dahil sa mga proyekto na nagawa niya. Ang kagandahan, di ba? May pagmamahal sila, pero yung mga iba, lumalaban para sa pangsariling hangarin dahil sa trono na gusto nilang agawin. Pero once na nakaupo sila, hindi na kayang tumingin sa baba. Naiisip nila, ay, nasa posisyon na ako, okay na to, normal na to, at maganda na ito. Diba? Hindi hinihimay-himay na mga tao kung papaano boto, iboto nila ang tao. Dahil unang-una sa lahat, diba? Makita lang nila yung magandang ano, yung ganito, ganyan, ganito, boboto na nila. Nalulungkot lang talaga ako. Dahil move on. Ayun ang masasabi, kulang sa move on, kulang sa lahat ng bagay. Nalulungkot lang ako dahil yung taong hinuhusgahan ay hindi nakikita ang halaga ng mga nagawa. Pero yung mga taong nanghuhusga, kahit piso, ay wala namang naitulong sa sambay ng Pilipino. Mahilig lang ang ngumakngak ng ngumakngak at manira ng gobyerno. Nakakalungkot lang. Kaya yung mga iba sa mga nanonood, lagi natin tatandaan, tumingin muna sa sarili bago manghusga para malaman ninyo kung inuhusgahan ninyo ay mas lamang ka o siya. Walang malinis sa mundo. Tayong lahat ay nagkakamali, pero lagi natin tatandaan, sa mata ng tao at sa mga nagagawa mong kabutihan, ito ay nakatatak sa isip at puso. Kaya lagi natin tatandaan, mahalin ang mga bagay na nakikita natin. Dahil sabihin nga ni Tatay Tigong, ayaw niya ilagay ang kanyang pangalan sa mga nagawa niyang proyekto dahil pera ng taong bayan niya. Makikita niyo lang daw ang kanyang pangalan kapag siya ay namatay na. Sa puntod niya na gusto niyang nakaukit ang kanyang pangalan. Hindi sa mga proyekto na ginagawa niya para sa sambay ng Pilipino. Ito ay para sa bayan. Ginagawa niya lang ito para maging maganda ang kalabasan ng pera ng taong bayan.
Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless us.